Guys, it's almost 9 ng gabi. Update po natin sa ating angsta. Ito po yun guys, yung effect ng heater guys. Pag naggagamot ka ng koi sleeping disease, you set the heater po to 30 to 32 degrees Celsius. And look at the fish guys. Kung gaano sila kahina kaninang umaga, yung isa na humihiga na sa sahig, ngayon look at them. So this is day 4 guys. Day 4 lang po ito from treatment. At ang effect po ng ginamit po natin procedure sa paggamot is effective po, in a sense na yung isda is now active, swimming properly, hindi na po humihiga sa sahig, and nahingi na po ng pagkain. See? Kita nyo po yung isa. Kanina, ano yan, nangihina yan. At saka guys, if ako yung tatanungin, nagpapakain ba ako during quarantine or during treatment? Ang sagot ko, yes. If nanghingi po ng pagkain ng isda, bigyan nyo po ng food kasi they need it for nourishment. So example is this, look. Tingnan nyo guys. Nag-drop po tayo ng pagkain, ang tingnan nyo po yung reaction ng isda. See? So, yung procedure po na ginamit natin to treat the fish sa mga sakit nila is working effectively. So, I would say that this fish now has recovered around 80% against koi sleeping disease. Kasi they are no longer laying down on the floor and they are eating. And yeah, and hindi na din po sila masyadong naka-clump fin. So basically again, if the fish wants to eat, feed them tiny bits of it. Of food lang, tiny bits of food. Para hindi po sila magutom at meron po silang energy to build their immune system. Kailangan nila ng nourishment guys. That's it. Our update for our patient, day 4 at 9 p.m.